Welcome mga viewers sa Delmas Garden. Ngayon, napagkaabalahan natin ngayon yung pagdilig natin sa mga halaman natin sa orchids dahil sa taghirap ang tubig. So, ginawaan namin ng paraan para makatipid tayo sa tubig. Ipapakita ko sa inyo kung paano tayo makakatipid. Dilaw. So ngayon, ito yung paraan natin para makatipid tayo sa tubig. Ilublob natin sa planggana na mga pwedeng yung mga pinagbalawan na lang siya labahin. Ito, ilublob natin itong ating mga orchids sa planggana ng tubig. At marami na tayong mailublob dyan kasi tipid na siya, tapos na ilulublob pa natin. Saka, ito pa isang paraan namin para hindi siya masyadong mainit dahil mayroon naman mga nyug dito. Yan, nilagyan namin ng nyug yung cover dyan para hindi masyadong mainitan. Nilagyan namin yun ng mga nyug. So, hindi na siya masyadong magpupula ang ating mga orchids. Eh, dahil sa nagdidilaw yung mga orchids natin sa sobrang init, ito, tingnan nyo, nagdidilaw na ng gusto. Kaya, ginagawaan na namin ang paraan para maiwas masyado sa sobrang init. Yan. So, ganito ng paraan namin na lalagay ng dahon ng nyug sa taas ng net na nilalagay namin dyan. Di na kaya ng net lang. So, nilagyan namin ng dahon ng nyug. So, ngayon, pagtapos natin ilublob ito, balik natin doon sa lagayan niya at kukuha tayo ulit ng panibagong orchids na ayan. Yun, diba? Ilublob natin dyan. Oh, dali lang. So, ito na naman ngayon ang ating didiligan, yung nakabasket. Okay. So, ito, pwede natin pagsabay-sabayin mag-dilig para mabilis tayo. Kasi matagal kung isa-isahin natin. So, ganito na siya. Pwede itumoy. Para mabilis kasi dami pang diriligan, dami kasing ano namin. So hindi kailangan buong araw ka magdidilig. Yeah. Okay. Yan, ganito yun siya pag nag-ano tayo, nag-dilig ng tipid sa tubig. At pati mga dahon niya, kailangan din nating basain. Okay? So, yes. Tiyaga lang tayo sa pagdidilig kahit mapagod ang trabaho na ito pero dahil sa alang-alang sa orchids natin pagtiyagaan natin ito talaga pag nag-alaga, kaalagaan mo talaga. Katapos natin idiligan itong orchids natin na mga nasa basket, itong natitirang tubig na ito, pwede natin na naman natin idilig dito sa mga halaman na tulad nito. Yan. Ang pinag-anuhan natin ng orchids na ito, dilig na naman natin sa halaman natin na ano lang. Sabit muna. So, pagkatapos natin magdilig doon sa mga orchids na ito naman, dilig na naman natin dito sa mga yung nakadikit sa driftwood. Didiligan na naman natin. Gaya nito.
gaya nito. Pero mas maganda pa rin yung nakabasket kasi mas matagal ang ano niya sa ang tubig, mas matagal kaysa dito. Pero kung nakadikit naman talaga ng gusto, maganda rin itong driftwood kasi makakapit ng gusto yung ugat niya. At saka kung marami kayong driftwood, maayos yung pagkalagay na nakahilira talaga sila. Kaya nito pa. Ayan. Ito. Ayan, papansin nyo, hindi na masyado mainit dito sa ilalim ng okularium natin kasi dahil sa ginawa nating nilagay natin na dahon ng nyub doon sa taas, kahit minit man lang gusto, hindi ito masyado siyang ma-expose sa init. Ayan. So ganyan talaga lang ang ano, tiyaga lang. At sana may matutunan kayo sa ginawa natin ng paano magtitipid ng tubig sa pagdidilig. Gawin niyo ito para makakasurvive ang ating mga orchids. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa sunod na video. Thank you.